Grabe, ang asim mga ka-chosen. Wala pang one month po ito mga ka-chosen. One month pa lang po ito sa 28 mga ka-chosen. Pero nangangamay na po. Power. Good morning! Ito po tayo ngayon at gagawa po tayo ng dragon fruit vinegar. So una, tanggalin po natin yung mga bigote ng ating pong dragon fruit bago po natin bukasan. Bago natin i-chop yung ating pong dragon fruit na kahuhugas na mga ka-chosen after natanggalin natin yung mga bigote niya, eh gumamit tayo ngayon ng gloves. Balat ng ating dragon fruit at ngayon po imimix na natin ngayon yung sugar natin. Yung next batch ng sugar. Okay.
Ayan mga kachosen, na-mix na natin yung ating pong 7 kilos of dragon fruit, 7 kilos of sugar, brown sugar, 7-7, na-mix na po natin siya mga kachosen. Ngayon, yung ating pong jar, makikita po ninyo yung ating pong jar doon sa likod. Ayun po mga kachosen, kung nakikita niyo po yung ating pong jar doon sa likod, nilagyan ko na po yun ng 28 liters ng tubig. So yung 28 liters na tubig po na yun, imimix natin ngayon itong ating dragon fruit sugar mixture. Ano ho? So doon natin ililipat ngayon. So ayan mga kachosen, nai-mix na ilagay na natin lahat yung mga ingredients natin. Hahaluin na lang natin yung mixture mga kachosen na maigi bago po natin ito takpan. At hayaang mag-ferment in 30 days to 45 days. Pero 30 days, pwede na po ito. Ito nga ang isa mga kachosen. Wala pang 30 days, nangangamoy na po. So ayan mga kachosen, tapos na natin siyang haluin. So this time, ilalagay naman na natin yung kanyang takip. Ang takip po niya is manipis lang po. Parang papel na parang tela din po siya. Kung mapapansin niyo po, makikita niyo pa po yung jar po doon sa likod niya, ano po, ganun po siya kanipis. Okay? So, nalagyan po natin siya ng tatlong patong ng pranela mga kachose. Isa pa. Kulang na lang mga kachosen ay yung tali. Tatalian po natin yan. Kung bakit po ganyan ang itsura po mga kachosen, bakit hindi po natin siya takpan ng maigpit? Nagpo-produce po kasi yan ng gas. So pag hinigpitan po natin yan at walang singawan, pwedeng pumutok po yung ating jar. So yun po yung reason kung bakit po kailangan natin ng singawan. So kung sakali na totally sealed man po yan, kailangan po every 15 days, kailangan po natin pong buksan at pasingawin. Pero hindi na natin kailangan pasingawin mga kachosen kasi meron na nga po tayo ng singawan. Ano po? So, ito mga kachosen, meron na po tayong straw dito. Ito na po yung pantali po natin sa bibig ng ating pong jar. Yan na po mga kachosen, yun na po ang itsura ng ating pong bagong halo na dragon fruit na magigagawin pong dragon fruit vinegar mga kachosen. Ngayon, gagawin na lang po natin mga kachosen, tatakpan na lang po natin po ng plato doon sa ibabaw. Ayan. So, dalawa na po ang ating pong jars na meron pong 20 liters at 28 liters mga kachosen. Amoy na. Grabe ang asim mga kachosen. Wala pang 1 month po ito mga kachosen. 1 month pa lang po ito sa 28 mga kachosen. Pero nangangamoy na po. So yan po mga kachosen ang ating pong paggawa ng dragon fruit vinegar ngayong gabi. So I hope na nakatulong po ang ating pong ipinakitang paggawa mga kachosen. At kung kayo po ay na-bless sa ating pong shinare na paggawa ng ating pong dragon fruit cider vinegar mga kachosen, please like the video, share the video,
and click the notification bell para po nang sa ganun eh ma-notify po kayo para po sa mga susunod po nating mga videos. And of course, don't forget to subscribe. Bye.